ako. Tinanggap po niya yung challenge ko. Anong lugar to? Ha? Isang truck na bigas po ang ipinamigay. Challenge accepted daw ni Sir Francis Leo Marcos. Ngayong araw po natin yan. Ayan po pangalan niya. Mark Ian Marquez Siriacho. One truck na bigas. Pinamigay po yan. Eto, saan lugar to? Tumanggap ng challenge to. May video ba to? Meron po. Asan yung video? Nasa, ano yun po? Nasa page? Opo, nasa wall yun ako. Nasa wall daw ng page ko. Mamaya po, silipin natin ha. May video po ito nandun sa wall ng Apo Francis Leo Marcos, ha? Kasama address? Manzano and Marica, DG. Sir Francis, you are an inspiration. You are an idol. 200 sacks of prize po ang ipinamigay. Ngayon po, ayan, may video po nasa wall ko. Tinanggap po nila yung aking challenge. So, kay Miss Manzano, Maricar, DG, 200 sacks rice. Sabi niya, inspiration daw po tayo. So, mabuhay po at higit sa lahat, kababayan natin na nakikinabang. Muli po, binabati ko lahat ng mga pulis na nanonood dyan sa Station 3. Ganun na rin po dyan sa mga pulis na nanonood sa akin dyan sa Peña Blanca, Cagayan, at mga pulis na nanonood sa akin dyan sa Cabagan, Isabela, at syempre yung mga pulis na nanonood dyan sa Camp Aduru, at syempre yung ating mga kaibigan dyan sa pangunguna ni Police Senior Police Chief Inspector Joel B. Dulin. Okay, binabati ko rin si Colonel Narsing Paragas, Colonel Pagalilawan, si Rafael Pagalilawan, binabati ko kayo lahat, at syempre si eto po, mga kapatid. Hello guys, good afternoon. Mga pala, gusto ko lang i-shoutout si Francis Sergio Marcos dahil sa kabutihan niyang puso nagbibigay ng tulong para sa mahirap. Eto po, bumiyahe pa kami from Bulacan, ha? Para umorder ng 550 bigas na pamimigay namin para sa mahirap. Kaya shoutout sa'yo, kuya. Sir, salut. Ayan po, kumakikita nyo. 550 sacks of rice, mga kaibigan. Ayan po. Ibibigay namin pareha sa mga mahirap po yan. Ayan po, kumakikita nyo. Wow! Palakpakan nyo nga to! Kaya sa mga gusto kong magkaroon ng bigas, mag-message po kayo sa Calamba City Updates para mabigyan po kayo ng bigas. At ngayon, napatunayan po namin na ang mga taga-Calamba ay hindi support! Yung mga taga-Calamba, hindi sila support! Palakpakan mga taga-Calamba! Ang pangalan po niyan, Akihiro Manalo from Bulacan, ang Calamba. Ang pinamigay po niya, 550 kaban ng bigas. Baliktad eh, hindi mabase. Ayan, 550 kaban ng bigas ang kanyang pinamigay. Akihiro Manalo. Oh, yung mga taga-Calamba, kayo ay tuli-tuli. Ang mga taga-Calamba ay hindi support! Nakita nyo po, taong bayan po ang nakikinabang dito sa ating ginagawa. Akihiro Manalo, mabuhay ka. After COVID, magkita tayo, magmamano ko sa'yo, magkakapit tayo. Ha? O ito, mabuhay yan. Tulin-tulin yan. Mga sila, John Luis Laurason, yan sila Akihiro Manalo, yung mga Manzano and Maricar. Grabe! Ito po! Ito pa bago! Ngayon lang din po ito! Ito yung video po ni Maricar Manzano na tinanggap ang aking hamon. Mahina ah. Saan? Ba? Le. Congrats, Leo Marcos! Congrats, accepted!
dito na yung sa surprise. Tapos kasi mga kababayan na nangangailangan. So, yan guys, kalababalan po na ating mga isaan natin po, mapapagalay na po na. So, salamat po yan. Salamat at salamat. Nakikita niyo po. Sama-sama, tayo'y nagtutulong-tulong, together as one, kaya natin labanan ang epidemyang ito. Anong nangyayari sa atin? Binabatikos nyo pa yung mga tumutulong. Ah? Ako po'y nanood po ako sa TV, sa video ni President Rodrigo Duterte. Yung pong si VP Lenny Robredo, ang Vice President Lenny Robredo ay nanghingi daw po ng tulong at meron daw pong nagpa-imbestiga. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, sinibak niya yung nagpa-imbestiga. Mabuhay ka, Pangulong Duterte. Mabuhay po kayo. Ha? Ako po ay saludo po ako sa inyong liderato. Alam niyo po, minsan, ako po kasi ay patas na tao. Pag may mari, pag may nakita po akong mali, ako po ay bumabatikos. Pag nakita ko naman pong tama, ako po ay pumupuri. Hindi po ako sala sa init, hindi po ako sala sa lamig. May tamang pag-iisip lamang po ako. Pantay ang aking pag-iisip kung ano po ang nasa tama at kung ano ang nasa mali. Pag may nakita po akong kamalian, binabatikos ko rin ho, sumasagot ako. Pag nakita ko naman pong mabuti, ako po ay namumuri. Pero sa pagkakataong ito, pinupuri ko po yung Pangulo. Dahil po tama po, alam niyo po kung bakit? Kailangan tayo ng taong bayan. Kailangan tayo ng ating gobyerno. Huwag po nating isisi sa ating gobyerno. Ngayon po, wala na po akong pakialam dyan. Ang pakialaman ko lamang po ay yung mga challenge ko. At ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumanggap ng aking challenge. Mabuhay po kayo. Ha? Ang uulitin ko po, ito pong ating ginawa. Napakasarap po sa puso eh. Hindi man po maiyukit sa istorya ng kasaysayan ng ating mga pangalan. Hindi po maiuukit sa textbook ang ating mga pangalan. Hindi po ito maiuukit sa mga pader, pampublikong establishmento o pampublikong aklat. But ang ating po mga pangalan ay iuukit sa puso ng mawat Pilipinong ating matutulungan, henerasyon at henerasyon man ang magdaan. Alam mo po ang Pilipino matandain po yan eh. Ito ang basa. Masyado ang matandain ng mga Pilipino. Number 5 yun, hindi April 5. Opo. At itong pinagdadaanan nating epidemya, hindi yung... Ito po ay iuukit sa kasaysayan ng panahon. Wala kay Linggo ngayon. What we are facing today is the most incredible battle. Ano ko anong bukas ha, para ma-replay mo? We are facing evil. And the only one thing for the evil to go triumph, as I repeat, is for those good men to do nothing. Para po doon sa aking mga sa aking mga basher, sa aking mga sa mga kababayan natin lahat. Hindi lang po sa akin. Yung mga basher ng lahat ng taong nais tumulong. Kung wala po kayong maitulong, huwag na po kayong maging pabigat. Sa tingin niyo ba good men kayo? Hindi po kayo good men. Ha? Kayo po yung evil. Wala po kayong pinagkaiba kay COVID. Bakit? COVID pahirap po 'yan. Yung mga good men na gumagawa ng pamamaraan para tulungan itong mga ating kababayan na naghihirap sa COVID, pinahihirap nyo at itinataw nyo, mas masahol pa kayo kay COVID-19. Isa lang ang masisigurado ko, sa mga tumanggap ng challenge ko, napakarami na ho nila, hindi ko na ho ma-recall, may upuan tayong lahat sa langit. Maaari hong katawa-tawa, pero yun ho ang totoo. Eto pa ho, tumanggap.
challenge ko. Ano to? Australia cuisine. Ah. Ito po, Australiano. Tumanggap ng challenge ko. Ha? Si Kier Carlos, ha? From Australia. Nagpadala po sa Bulacan. Ha? Sa team rollback. Michelle from Bulacan. So challenge accepted daw po. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay po kayo. Ayan po yung aking sinasabi. Tago muna tayo pag ito. Ha? Sino kapalinag sa labas, no? Walang tigil ang pawis. Alam niyo po, kuya, please share this video. Subscribe na rin po sapagkat ngayong araw po na to, nagsisimula na pong kumita ang ating monetization. At medyo mukhang marami-raming babayaran daw po si YouTube sa akin. Pero alam niyo po, yung ibabayad ni YouTube na milyon-milyon dolyar, ha? Kung sakasakali, marami yun. Ipamimigay po natin sa taong bayan. Kung kaya kong ipamigay ultimo aking bahay, pinagbilan ng bahay ko na worth 40 million, ha? O, yung po magtatanong, saan galing ang aking pera? Marami ho akong pera. Marami ho akong ari-arian. Ha? Pinagbibenta ko. Yan ho, ay bayad ako ng capital gain tax. Bayad ako ng mga taxes ko, okay? So, wala po silang ititira sa akin. Bayad ako ng taxes ko. At ito pa, ha? Ipamimigay ko ho ngayon. Kung kaya kong ipamigay ang aking perang galing sa sarili kong pinagpawisan, ano pa kaya itong pera na galing lamang kay YouTube ang hindi ko pa kayang ipamigay? Ha? So ipamimigay ko natin lahat yan. Ha? At saka bala ko po talaga na tulungan lahat. Kaya alam po, dahan-dahan lang. Ang hirap kong mag-facilitate. Alam niyo po ba yung bigas kung saan-saan ang gagaling? Galing probinsya ho eh. Dahan-dahan nung dumarating. Marami pa hong checkpoint na pinagdadaanan. Pero okay po, makakarating at makakarating. Ha? Ang dami ho, tumanggap ng ating challenge ngayon. Ano, 5.4. Mabuhay yung Choi Ching family, Pandi Bulacan. Ha? Ching family, mabuhay yan. Namigay ng bigas sa Pandi Bulacan, tinanggap ang Francis Leo Marcos challenge. Oh, challenge accepted. Tignan nyo, araw-araw napakaraming tumatanggap ng challenge natin. Challenge accepted. Haji Shamim, Alamada, Dadayan, Ansari Barodi, Jai Abdul Bari, Allah bless you. FLM Fever, challenge accepted, Maguindanao. Sabi dito, hindi man po kami mayaman, ngunit galing sa puso ang aming pagtulong. Sana madami, marami pa po kayong ma-inspire na kababayan natin, Sir Francis Leo Marcos. Ayan po nakasulat. Okay, JM Santos and family. Selfa Onstentiano Tilaon. He inspired everybody. He has truly care for all Filipinos. Ha? Ayan po. Bayanihan Challenge. Ha? Accepted. The Mayaman Challenge, Masikap Compound, Marquina City, Marilyn Jarabe, FLM Fever, ha? Bayanihan Challenge. Ayan o. Pasay Chapter, Boss Chocho Zamora, namigay ng maraming bigas, Boy Bicol, nakakainis ka po Sir Francis Leo, nakakahawa ka, nakakaasar ka, Boss FLM Fever, your challenge accepted. Nakakaawa daw ako. Mabuhay kayo lahat. Pagkatapos ni COVID, magkita-kita tayo. Sama na natin yung mga basher natin. John Agarao, Roel Buado, 2-week stretch for frontliner. The moment na nag-start ka, sir, it ako ang unang tumanggap ng challenge mo. Ibebenta ang van at ibibili ng pang-relief good at sako-sakong bigas. June Agarao, Cyril Joseph Rodriguez. Ito yung naka-customized na van from Davao. Wow! Nakita nyo naman yung FLM Fever, yung naka-customized na van from Davao. Ibinenta yung kanyang van na customized para ibili ng bigas at ipamigay dyan sa mga taga-Davao. Mabuhay ka, June Agarao, Roel Buado. Wow! Palakpak ko yun, ha? Kaya natin.
natin to. Oh, binabati ko lahat ng Alpha Caparo. Long live mga brother, ha? Nga pala po, ang pamunuan po ng Alpha Caparo sa buong Pilipinas po ay nagsasabi po na willing po kaming tumulong sa kahit anumang maliit ng aming kapamaraanan, ha? Yan po ang asasyon, and I'm proud to be part of it. Okay po. Ako po ang chairman ng Kabagan Council, ha? Pero ako po ay pumasok noong 2009, December 9, sa Pugad, Lawin. Yan po. At mabuhay lahat ng Alpha Caparo, sila Dennis Abanyo, Casper Saranya, at si Founder Boy. At yung aking iba pang mga kapatid na hindi ko na mababanggit ang pangalan, mabuhay lahat. Ito ang tatandaan nyo. Ngayon ko po napatunayan, Acro lumabas sa gitna ng epidemya para tulungan ang sambayanang Pilipinas. Pino, pero may mga Acro din po na hindi gumagalaw at tagalang walang kwenta, ha? Papangalanan ko yung isa, yung si Solis, si Jimmy Solis alias Papay o Igme. Ayan, walang kwentang Acro yan, kasiraan ho sa aming pangalan yan. Hindi ho ano yan, ginagamit lang ho niya ang kanyang pagiging Acro para mamera sa mga politiko. Yan ho ang pangalan yan, si Jimmy Solis alias Igme, ha? Si Papay, walang kwentang Acro yan. Pagkatapos ng COVID, ididimanda ho namin yan. Wala akong kwenta yan. Ginagamit lang niya ang kapatiran para magkapera sa mga politiko. Yan ho ang totoo. Pero the best ng mga Acro, mabuhay po tayo. Tayo lamang ang organisasyon na sa gitna ng epidemyang ito ang lumabas para tumulong sa sambayanang Pilipino. Long live mga kapatid! Wala na palakpak. Huwag na muna. ito po. Kami po ay namahagi sa aming barangay San Francisco, Quezon, Nagi Albasan, Guadang, Gaduang, Lord Jamorata, Aala, Carolina, Albasan, Bautista, tama ba to? Bautista, Albasan Bautista, at ang aming poging driver, salamat po, FLM Fever, ha? Sa Quezon province na po ito, grabe! Dami pa. Sobrang dami. Para po sa mga stranded na estudyante ng Baguio City, BG Relief, Jean Resel, FLM Fever, challenge accepted sa Baguio City. Gulay po ang kanilang pinabibigay. Grabe. Sarap. Barangay Saralay, Nueva Ecija. God bless po sa inyo, sir. Raquel Juliano. Namigay po to. Team Gulay, Frontliner, FLM Fever. Kay Gulay, kay Lugaw, kay Gatas, tinanggap mo challenge ko, mabuhay ka. Ang pagkatao mo ay iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na hindi kayang burahin ng kasaysayan. Tandaan mo yan. Sir Francis Leo Marcos, mahirap lang po kami pero yung hinanda ng nanay ko ay ibabahagi na lang po namin sa mga senior citizen sa Ilocos Norte, WUAE. FL, mabuhay ka. Mabuhay daw po ako. Danilo Duldulao, Adina Jr. Happy birthday nanay, Adina family. FLM Fever. Grabe, may fever na pala si FLM. Wow! Ito, isa pang matindi. From Maguindanao Province. Binabati ko yung aking tatang dyan, ha? Si Tatang Mando Mastura. Tatang, mabuhay kayo. At syempre, yung isa ko pang tatang, si Dato Tukaw Mastura. Mabuhay po kayo, tatang. Mahal ko po kayo. At yung aking mga kapatid na mayor ng Sultan Mastura, na si Dato Raw Mastura, at saka si Dustin, mga binabati ko yan. Nakalimutan ko na yung pangalan. At si Armando Mastura Jr., yung aking kapatid. At syempre, yung mayor ng Sultan Kodarat Municipality, Dato Shami. Mabuhay ka, ha? Eto, from Maguindanao, ang baling kakapatid, 200 sacks of rice. Brad, tinatanggap ko ang hamon mo. Azir Malang Daud Hamza, FLM Fever. Ayan po, si Azir Malang, si Daud Hamza. Sabi niya, from Maguindanao Province, ambag namin magkakapatid, 200 sacks of rice. Brad, tinatanggap ko ang hamon mo. Palakpakan ko. Ito from Maguindanao na ko. Binabang.
family. At syempre, ayokong kalimutan yung aking mga kapatid din dyan sa Takurong Sultan Kudarat, sa barangay, sa municipality ng Lambayong, Agduma family. Ayan. Syempre, oh, si pangalan nito, nakalimutan ko na, si Don Ramon, ah, and Gracia, ah, mga Laigan family, Agduma family, ah, oh, binabati ko yan. Mga bubuting tao po lahat dyan. Katulad po natin yan. Mga barako yan. Okay? Ito pa po isa. Franco it to our fellow kababayan in need in the Philippines. Challenge accepted. Risa Paula de la Cruz. Buriche de la Cruz. Buriche? Buriche de la Cruz. Evelyn Fever. Ha? Hindi. Ayan po. Hindi ko po alam. Wala pong specific dito. Hanapin ko po yung video dito. Pero mabuhay po kayo. Ang from Kauai, tinanggap daw po nila yung aking challenge para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Another one. This challenge is to help and give food relief over 100 families in the Philippines who need it the most. Samal Bataan, Aida De Guia, Makalinaw, John Charles Sayas, Joker, Abby Sayas, from Australia, Sayas Inc., FLM Fever. Wow! Vlogger po ito. Vlogger po ito. Mabuhay ka, mabuhay ka. Alam mo, mas lalo tayong mamahalin ng taong bayan. Mga kapapatid, lahat po sana ng mga vlogger, lahat po sana ng mga vlogger na tumatanggap sa challenge ko at sumusuporta sa atin, sana po pakisuportahan nyo rin. Lahat po, tingnan nyo na lamang po yung mga vlogger na sumusuporta sa ating programang FLM Fever o Mayaman Challenge, pakisuportahan nyo po, pakilikes and subscribe din po yung kanilang mga channel para pag sila po ay kumita, patuloy pa po silang mamimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Palakpakan natin to, palakpakan natin. Ano yan? Pabati lang daw basta. Ah, binabati ko po itong dalawang bata na to. Ito. Sandali po, tingnan niyo po yung mga mukha. Oh, sabi niya, hi Idol Francis Leo Marcos. All the way from Queensland, Australia. God bless you. We accept your challenge in a little way. Puta ito, ha? Parang alkansya na lang to, parang alkansya na lang to, ha? Oh, sabi niya, hi Idol, sabi niya, ayan po, ayan nakalagay, oh. Hi Idol Francis, Leo Margos. Nawala. Nawala. Ah, bakit, pati niya. Tontuwa ako doon sa dalawang bata, eh. Asan na? Ah. Yeah. Ayan, ayan po, nakalagay, oh. Ah, medyo malabo. Pero mabas, pero ba? Dali. Scroll lang. Scroll. Makita. Hi, Idol Francis Mayo, all the way from Queensland, Australia. Oh, mabuhay itong dalawang bata na to. Ano pangalan nito? Global ka na, Queensland, eh. Medyo singkit na malaki yung mata. Australianong Pilipino to. Pinay-pinay. Oh, ulitin ko po para po doon sa mga taga-Antipolo po, yung nireview po namin kagabi, pinag-inaral po namin yung 100 message dito na talaga namang yun daw nanay ang sinususunod po nung anak ay tubig. Opo. Kaya po tinawagan ko po agad yung aking kaibigan na si Jen Dava at yung kanyang asawa na si Brix Dava ay magbigay po ng gatas. Pakikipag-communicate na lang po kayo sa kanila. Okay? Hi Idol Francis Leo, all the way from Queensland, Australia. O ito, alright, okay. Thank you. Basta ulitin ko po, ang aking pong pamunuan ay hindi po ako po ay hindi tumatanggap kahit anong donasyon. Okay po, hindi po ako tumatanggap ng kahit anong donasyon. Doon po sa mga sasabihin, bigay mo sa amin ang iyong donasyon papunta sa Pilipinas at kay Francis ay hindi po ako tumatanggap ng donasyon. Ang gawin nyo po, tularan nyo po yung aking challenge para mapagtagumpayan ng ating bayan ang pinagdadaanan nitong epidemya na hindi pa natin nalalaman kung hanggang saan, hanggang kailan siya matatapos. Ayun po. At may pahabol pa rito. Hi, Idol Francis Leo, all the way from Queensland, Australia. Ang ganda-gandang bata nito, ha? Oh, sige. Siyempre, binabati ko rin po yung mga Eustachio ng Marquina. Yung mga Eustachio ng Marquina, ha? Binabati ko po yan. Magandang-magandang araw po sa inyo. Okay po. Opo, ayun po. So, ngayon po, babasahin ko po uli yung mga message dito. I-review po namin yan ng buong magdabag.
At kung magkataon po na talagang kung ano at legitimong may pangangailangan, kami po ay tutulong. Sa ngayong araw na po na po, si Francis Leo Marcos po ay makakapaglingkod sa mahigit 100 pamilya, mahigit 100 single mother na nangangailangan ng gatas ng kanilang anak. Opo, yun po. Yung malalaman po pati bata, maitawid buhay natin, ay yung pong bata ang ating ang tinatawag na susunod na kinabukasan ng ating bayan. Opo. So para po doon sa mga 100 single mother na nag-message dito sa aking YouTube channel na talagang kailangan ng gatas, makipag-coordinate na po kayo kay Bricks Daba at kay Jen Daba. At sila po. Ah, ito pala, dumating na po si Jen dito. Ah, dito nga Jen, lika nga dito. Para doon sa mga kaibigan mong, sa mga taga Marquina at Antipolo. Jen, halika dito, saglit lang, halika, halika, halika. Sir, break, halika. Ah, ayan po, ayan o, ayan. Ah, ayan po yung aking kaibigan si Jen. Bricks! Asa ka, Bricks? Ah, dali, ito dumating na. Oo, oh, ayan. Ayan. Oh, ayan kayong dalawa mag-asawa, hi. Ah, ayan. So, ayan po yung dalawa mag-asawa. Sila po yung aking kinausap at ako po'y magbibigay ng 30,000 pesos para... Sandali po. 30,000 pesos po para sa mga single mother na nangangailangan ng ayuda. Hello? Okay. Opo, ayun po. At ulitin ko po. Bato-bato sa langit, ang tamahan, huwag magagalit. Okay po. Pero paliwanag po na itong challenge na to. Kaya yung mga good men out there, please, magsilabasan na kayo. At matatapos na at sana makaraos ang ating inang bayan sa kanyang kinasasadlakan o kung ano man yung ating pinagdadaanan ngayon. Together as one, makakatulong po tayo. Sa lahat po ng mga tumanggap ng challenge ko, sana marami pa po kayong ma-encourage. Ito pong fever na to ay hindi po nakakasama. Kung tayo po ay nakakapindot sa slot machine, kung tayo po ay nakakataya sa Lotto o nakakataya sa STL o nakakataya sa Cara Cruz, yun po. Meron pa pong pahabol. Yung isa, yung lahat ng kanyang inipon daw na 20-20 pesos ay kanyang binaybayan na at pinamigay na ho doon sa kanyang mga kababayang mahihirap. Ayun po. May nagpapabati po rito, Marjorie Ventura, Benrira, Bulacan, Bon Abaya, Bacolod, Leon Porol, ano to? Paranaque, Debbie Lorico, Apolong Valencia, Negros Oriental, Frida Blasorca, Tamarin, Kier Carlos Family, Australia. Kier Carlos Family, Australia. O, mabuhay po kayo lahat, ha? Naging ano na po itong vlog ko. Yung Mayaman Challenge ko po, naging greeting station na. naging DJ na ako eh. Ano ba pangalan maganda? DJ FM. yung pong FLM Fever, yung ating Mayaman Challenge, naging DJ FM na ngayon eh. Eh puro pabati na, pero napakasarap po sa ating puso yung ating accomplishment. Alam niyo po, araw-araw, maya-maya, may tumatanggap ng aking challenge sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang ibig pong sabihin nun, ako po ang promotor, ako po ang night. At hindi po ako binigo ni Diyos. Sabi nga po ni God, ano kung yung sinimulan ko yung aking challenge? Ano lang, nagpakain lang ako sa EDSA. Ngayon, naisip ko po, paano ko tutulungan ng buong Pilipinas? Hanggang sa pumasok po sa aking isipan itong Mayaman Challenge na talaga naman pong nagbunga ng isang napakagandang halimbawa. Kayo po, mga tumanggap ng aking challenge, ay ikararangal ng ating lahi. Ikararangal kayo ng ating bayan. Masasabi niyong tayo'y Pilipino at tunay na Pilipino. Yun po. Kaya yung mga hindi pa tumatanggap ng challenge ko, tanggap na! Alam mo kung bakit? Pag hindi, tatawagin kitang support. Okay? Mga kababayan, hanggang dyan na lamang po at nagbigay lamang po ako ng aking accomplishment sa inyo, ng aking mga nagawa ngayong araw na to. Ha? Pre, pa-shoutout din daw sa rollback ng Kapalangan, Apalin, Pampanga. Sino daw yung tumanggap ng challenge mo? Wow! Rollback ng Kapalangan, Pampanga, Apalin, Pampanga. Tinanggap daw yung ating challenge. Wow! Mabuhay kayo. Oh. Isa pang request daw, pre. Paki-accept daw friend request ni Kev.
Nako, nakahang messenger ko, mga kapatid. Nakahang! 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 Alam nyo po, mga kababayan, the first 2 weeks, kung hindi po, ang akin pong messenger ay over 5 million message na po. Nakahang na po siya. Hindi ko na po siya nagagamit. Pasensya na po kayo kung hindi po ako makapag-reply sa inyo sa messenger. Kaya nga po dito po sa YouTube channel po ako nagre-review. Ha? Please, watch, spread the video, like and share, comment, spread the love, pati na rin dun po sa mga vlogger na maliliit na vlogger na sumusuporta sa atin, paki-like po yung kanila, paki-subscribe po sa kanila, sapagkat kung sila'y tumanggap sa challenge ko, kapag sila po'y kumita, tutulong din po yan sa mahihirap nating kababayan. Yan po. Para sa mga vlogger na sumuporta sa akin at sa mga vlogger na tumutulong para sa ating mga kababayan, ina-announce ko po ngayon, lahat ng aking subscriber, isusubscribe po nila kayo. At para naman po sa mga fake account na sumisira sa akin, mga kababayan, alam niyo na gagawin, paki-report. Para, alam niyo, gusto ko sila, araw-araw sila gumagawa ng account. Araw-araw silang gumawa ng account. Alam niyo yun? Para makita. Alam niyo po, mga kapatid, sa Gladiator may sinabi, win the crowd and you will be free. Sa lahat ng tumanggap sa challenge ko, you're gonna win the crowd and you will be free and won the seat in heaven. Lahat po ng ating ginagawa ay para sa kabutihan sa kalangitan. Metros, may regala. Happy birthday. Oh, ano to? Metro family ba to? Ah, Metro family. Ah, Metro family. Total, nasa Bibuti na, paalala. Oh. Jay Tulon, Wilson Jortulon, Mike Takayama. Ah, oh, lahat ng Metro family, binabati ko. At syempre, yung aking friend and best friend, Nil Arce, tsaka yung isang Good Samaritan girl, ha? Gusto kong batiin yon. The Good Samaritan girl, ha? Ha? Hindi ko alam kung ako yung unang naging, ako yung inspiration niya or siya yung inspiration ko, pero we both sa matagal ng panahon, ay tumutulong. Isa yan sa aking mga idol, yung mapapangasawa ng aking kaibigan, si Miss Angel Locsin. Mabuhay ka. Palakpakan nyo nga si Angel, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yan si Angel Locsin. Good Samaritan. Ah, hindi ko alam kung idol ko si siya o ako idol niya. Yung, ako ng picture dito, dali nga ako. Ako pa naman huwi natutuwa, pero wag ho sanang ganito. Ayoko ho ng ganito, ha? Ayoko ho ng ganyan. Wag po. Wag nyo po akong hilihin niya sa mga politiko at ayoko po, hindi po ako namumulitika, ha? Ayoko po mamulitiko, okay? Si Miss Angel, yung pong mapapangasawa ni Neil ay si Binibining Angel Locsin. Yan po ay hinangaan ko. Babae yan. Pero pagdating sa tao at pagtulong sa kapwa, dahil pa ho niya ng lalaki. Miss Angel Locsin. O, isang palakpak para kay Angel Locsin. Ha? At syempre, palakpakan na rin natin yung kaibigan ko. Si Neil Arce. May ari ng Arce TV. Okay. So, yun po. Neil Arce. Ulitin ko po. Challenge. Lahat ng tumanggap ng challenge ko, ang inyong mga pangalan, ay iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino. Alright? Hindi man po maiukit sa textbook, hindi man po maiukit, pero ang ating pong mga pangalan ay nakuukit sa kasaysayan habang yung mga taong natulungan natin ay nabubuhay. Ayun po, para po sa lahat, ako po, nagbigay lamang po ako ng update sa kung ano man yung aking nagawa today. Ayun po, mahigit 100,000 pamilya po na single mother, na talaga na hindi lang ho single mother.